kulot. So, ganyan lang. Kuha lang tayo ng portion. Then, on top. Ganyan. Tapos, titikman natin ang gawa ni Tita Laleng. Si Tita Laleng ang gumawa nito. Ayan. Tita Laleng, ito. Gumawa ng kulot. Ayan. So, ganyan lang siya. Nung elementary kami, tuwang-tuwa ka na dyan. Then, Hello? Ano kulot ni Pearl? Koko jam. Maalala mo yung elementary ka, sa lapit lang. Masaya masaya ka na sa kulot. Father, ang worth it na try nyo guys gumawa ng sarili nyong palaman sa bahay. Kasi, how much to? Dalawang yung na to, 70 pesos. Tapos yung sugar, 50 pesos. So, 120 all in all. Imagine, pag bibili ka ng Coco Jam sa grocery, magkano na yung ganito karami yan. So, makakatipid ka talaga pag gagawa ka ng sarili mong palaman. Lalo na ang mamahal na ng mga bilihin ngayon sa market. Diba? So, yun. Additional din yun. Sarap! Kain tayo! Guys, nandito tayo ngayon sa kusina natin. Ayan, pumunta kami ng Paco. Tumingin kami ng mga possible na gawing merienda. Naalala namin nung elementary ako, mayroong kiniyad, tinapay na toasted, tapos sa taas lalagyan ng pulot. Ayan, kung naranasan nyo yan sa probinsya, yan yung merienda namin nung elementary. So, tatlong slices ng toasted na kinihat na yun. Lalagyan nyo ng pulot. 50, salapi lang, 50 centavos, kung hindi ako nagkakamali. So, yan, papakita namin sa inyo. Katrain ni Tita Laleng gumawa. Mayroon tayong gata. And then, mayroon tayong muscovado. And then, yun lang. Ganyan pala ang paggawa ng kulot. Papainitin muna yung kawali. Tapos, ilalagay yung muscovado. Tapos, anong gagawin yun, Day? Hanggang sa matunaw siya? Ah. Ooh. Muscovado, and then may gata. Pure gata, as in gata na walang halong chemical. Yuk! Walang halong tubig yung gata. Tapos, yung unang piga lang talaga. Tapos, yung muscovado, tutunawin lang natin sa gata. Yan! Yan! Ang bango-bango, guys! Nagsimula na siyang kumulo. So, continuous stirring lang, sabi ni Tita Laleng. Si Tita Laleng kasi ginagawa nila to sa probinsya dati. Nung nandun pa sila sa Negros. Kasi maraming niyog sa amin, yan. So, ito yung palaman. Dito, binibili na natin yung lilies o coco jam or anong available sa market. So, this time, gagawa tayo ng sarili nating palaman. So, once na kumulo na siya, yan lang natin. Pero with continuous stirring. Hanggang sa maluto talaga natin yung gata. At mag-blend yung dalawa nating ingredients. So, yan na guys! Pinatay na namin yung apoy. Kasi yung consistency na gusto natin sa ating kulot ay nakuha na natin. So, ngayon medyo ganyan pa siya, malabnaw pa siya. Pero, pag tawag dito, pag hindi na siya mainit ba? Pag nawala na yung init niya, so, mas lalo yan lalapot. Mas magiging viscous yan or yung tamang lapot pag sa palaman natin. Yan!
That's all! Ganun kasimple ang paggawa ng kulot.